Isang magandang araw sa inyong lahat, Classem. Muli ako si Pilipinang Christine and ay sa ako inyong magiging guro para sa Pilipino sa piling larangan. 1, 2, 3, come on! Ngunit bago ang lahat, tayo'y muna'y manalangin. Heavenly Father, grant us each day the desire to do our best in school. Cover us with your enduring love, grace, confidence, and perseverance. Fill our hearts with enthusiasm to grow not only physically and mentally, but morally as well. Help our teachers to maintain their utmost dedication and patience in order to guide us and understand our individual uniqueness. Bless our parents for their continued love and support in every step of our learning journey. Bless also our school, Probeck School, as it continues to provide quality education that holistically educates our hearts and minds. This we pray in your most powerful spirit, Almighty God. Amen. Para sa ating ika-apat na aralin sa ating finals, tatalakayin natin ang pagsusuri ng issue at kung paano nga ba bumuo ng isang tindig ng posisyong papel. Kapag sinabing posisyong papel, ito ay isang sulatin na nagpapahayag ng tiyak na paninindigan ng isang individual o grupo ukol sa isang makabuluhan at napapanahong issue. Ito rin ay naglalaman ng mga katwiran o ebidensya para suportahan ng paninindigan. Gayun din ay ginagawa lamang ito sa isa o dalawang pahina, kaya dapat na mas maikli upang mas madali itong mabasa at maunawaan ng mambabasa. Gayun din upang mahikayat silang pumanik sa paninindigan ng sumulat ng posisyong papel. Sapagkat tatandaan na kapag ikaw ay gumagawa ng posisyong papel, dapat na mayroon kang sariling paninindigan na nais mong ipamalas sa iba. Ano nga kaya ang kahalagahan ng paggawa nito? Unahin natin ang kahalagahan para sa may akda sapagkat dito nasusukat ang kanyang kredibilidad upang makabuo ng isang malinaw, lohikal at makabuluhang paninindigan hinggil sa isang paksa. Dahil pagkakataon ito para sa may akda na magtipon ng datos, organisahin ang mga ito at bumuo ng isang malinaw na paninindigan. Gayun din ay lumalawak ang kanyang kaisipan at lumalalim ang kanyang pag-unawa. Samantala, mahalaga naman ito sa lipunan o mambabasa upang tumulong na makapagbigay kamalayan sa kanila at gawing batayan ng mga ito para sa sariling pakikisangkot sa usapin na makapag-ambag din sila para sa paglutas ng anumang suliraning panlipunan. Sunod nating talakayin kung ano-ano nga ba ang mga hakbang o proseso para sa pagbuo ng isang posisyong papel. Una, mahalagang tiyakin muna ang paksa. Mayroon kasi tayong dalawang paraan para sa pagbuo ng paksa. Una, ito ba ay pagbibigay lamang ng reaksyon hinggil sa isang paksa o di naman kaya ay maglalahad ka ng iba't ibang tugon o paraan para ma-resolba ang isang issue. Kaya't kapag ikaw ay gagawa ng isang posisyong papel, linawin mo muna kung ano ba ang iyong layunin para sa pagbuo nito. Nais mo lamang ba magbigay ng reaksyon? Pansarili mong kuro-kuro o di naman kaya ay magbigay naman ng iba't ibang klase ng tugon o solusyon para sa isang issue. Ikalawang hakbang ay gumawa muna ng panimulang saliksik. Magbasa-basa ng iba't ibang sanggunian hinggil sa paksa upang maging bukas ang isip at makabuo ng isang matalino at makatwirang posisyon. Gayun din ay iwasan muna ang pagkiling sa isang panig na maaaring humadlang para makita ang iba't ibang pananaw hinggil sa usapin. Hindi sasapat kung isa o dalawang sanggunian lamang, kaya't mas mainam kung lima pataas ang gagamitin nang sa ganon ay maging tiyak at pulido ang mga impormasyong makukuha. Ngayon, kung mayroon ka ng sapat na impormasyon at detalye ukol sa paksa, maaari mo nang gawin ang ikatlong hakbang kung saan bubuo ka na ng sarili mong posisyon o paninindigan hinggil sa mga batayang iyong nakuha. Kaya naman, para sa pagbuo ng sariling posisyon o paninindigan, tatandaan na dapat timbangin pa rin ang bigat at halaga ng bawat panig. Mahalagang maglista muna ng iba't ibang argumento o katwiran ng magkabilang panig upang matimbang ang dalawang posisyon.
Mas makabubuting isulat sa papel ang mga katwiran sa dalawang hanay para magkaroon ng visual na representasyon ng mga ito. Maaari ding pagtapat-tapatin ang bawat katwiran at kontra-katwiran para makita kung alin ang walang katapat o hindi pa nasasagot. Halimbawa na lamang ay yung sa death penalty, kung sang-ayon ka or hindi sang-ayon para sa pagkasabalik nitong muli sa batas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na marami kang munang nabasang sanggunian kung ano ang dapat mong panindigan, kung nais mo ba itong ibalik o hindi. Kaya kailangan mo munang maglista ng mga argumento o katwiran kung bakit dapat itong ibalik at bakit naman hindi dapat ibalik. Sa ganitong forma ay makakapili ka kung ano yung dapat mong panindigan. Matapos nito, kapag nakapili ka na ng nais mong panig, ay gumawa na ng mas malalim na pananaliksik. Sa yugtong ito, maaaring pagtuunan mo na ng katwiran ang panig na napili mong panindigan. Maaaring sumangguni sa mga aklat at akademikong journal. Gayun din ay mas mainam kung makikipanayam sa mga taong may otoridad sa paksang pinagtatalunan at gumamit ng mga ulat ng ahensya ng pamahalaan, NGO, pribadong organisasyon, pahayagan at magazine upang makapagtampok ng napapanahong mga datos at impormasyon. Balikan natin ang death penalty kanina. Kung halimbawa ang nais mong panig ay sumang-ayon ka na ibalik ito sa batas, kailangan ay magkaroon ka na ng mga paunang pananaliksik na mas malalim hinggil doon sa mga dahilan o argumento kung bakit kailangan itong ibalik. Ikalimang hakbang ay pagbuo naman ng balangkas. Matapos magtipon ng mga datos, ay nakatutulong ang balangkas upang matiyak ang direksyon ng pagsusulat ng posisyong papel. Maaaring gamitin gabay ang mga sumusunod. Una, sa introduksyon, ipakilala ang paksa at dito rin ipaliwanag ang konteksto ng usapin. Maaari na rin banggitin dito ang pangkalahatang paninindigan sa usapin. Para sa umpisa pa lamang ng iyong posisyong papel, ay malaman na agad o matiyak na ng mga mambabasa kung ano ang panig na iyong paninindigan. Sunod nito ay isa-isahin ng sabihin o ipahayag kung ano-ano yung mga katwiran na sumusuporta sa iyong panig na paninindigan. Mahalagang banggitin dito ang sanggunian o pinagpunan ng katwiran na ginamit mo, kasama ang mga dokumento, memorandum, interview at iba pa. Maganda rin kung ipapaliwanag ng bahagya ang bawat katwiran. Sa bahaging ito rin, maaaring palawigin ang paliwanag ukol sa iyong mga sariling mga katwiran na mayroong pinagbatayan. Maaaring magbigay dito ng karagdagang ebidensya para lalong maging kapanipaniwala ang iyong mga katwiran. At ikatlo, lagumin na ang mga argumento. Ipaliwanag dito kung bakit ang sariling mong paninindigan ng panig na iyong napili ang pinakamabuti at pinakakarapat dapat. Sikapin gawing itong maikli, malinaw at madaling tandaan ng mga mambabasa. Maaari ditong sabihin ng mungkahing pagkilos na hinihikayat ang mga mambabasa na paniwalaan ng iyong posisyong papel. Kaya't kung mayroon ka ng malino na balangkas, madali nang maisulat ang posisyong papel. Ito na ang pagbuo ng isang formal at akademikong sulatin na mayroong paninindigan at sapat na batayan na magpapatibay sa lahat ng argumentong ibibigay mo. At syempre, walang silbi ang posisyong papel kung hindi ito maibabahagi sa publiko, kaya't maaaring magparami ng kopya at ipamigay ito sa komunidad. Magpaskil at ipalathala sa mga pahayagan, gayon din ang pinakamadaling paraan para rito ay ang pagpalathala sa pamamagitan ng social media upang mas maabot ang mas maraming mambabasa. Pansinin ang halimbawang ito. Basahin ang halimbawang posisyong papel na isang pahayag para sa pagpapatibay ng wikang Filipino bilang mga subject sa kolehiyo ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, partikular sa Kolehiyo ng Arte at Literatura ng Universidad ng Pilipinas de Leyman noong Hunyo 18, 2014. Ito ay usapin ukol sa nakaraang issue na pagtatanggal ng mga Filipino subject sa kolehiyo. At narito ang kanilang mga argumento o pahayag kasama ang kanilang mga paninindigan na huwag itong tanggalin.
sa bahaging ito, inuumpisahan na at inuunti-unti na nilang ibigay ang kanilang iba't ibang batayan para doon sa kanilang panig. Gayun din ay inilalahadan nila ang ilang mga patunay kung bakit hindi dapat tanggalin ang Filipino subject sa kolehiyo. Ayan, dito na ipinapakita ang mga argumento ng manunulat hinggil sa mga dahilan kung bakit kailangang manatili ng subject na Filipino sa kolehiyo sapagkat ito nga ay parte ng ating kasaysayan at mahalagang matuklasan ng mga mag-aaral. Ngayon sa bahaging ito, inilalahad na ng manunulat ang mga kahalagahan kung bakit kailangang manatili ng subject na Filipino gayon din ng wika para sa pagtuklas ng mga mag-aaral na nasa kolehiyo. Dito naman, nais nang sabihin ng manunulat ang mga negatibong epekto para sa pagtanggal ng subject na Filipino sa kolehiyo. At kalakip nito ang iba't ibang patunay o ebidensya ng kanyang mga tinuran. Kitang-kita talaga ang sariling paninindigan ng may akda, gayon din ang kanyang tibay sa kanyang mga argumento, lalo na't pansinin ang pinakahuling binanggit niya na ibasura ang Trade Memorandum Order No. 20, Series of 2013. Siguraduhin lamang na nabasa ang kabuuan ng argumento ukol sa posisyong papel na ito sapagkat mamaya ay sasagot kayo ng mga katanungan na kaugnay ng sulating ito. At kung tapos na sa pagbabasa ng akda, ay sagutin na ang mga sumusunod na tanong.